Camella house dahil sa sobrang dami guys ng nanood ng aking house tour. Thank you so much sa lahat nga pala na nanood sa aking house tour part 1 and part 2. Thank you so much po at dahil doon napakarami po rin nag-message sa aking Facebook account and nagre-request sila or nagtatanong sila kung paano ba or tips kung paano ba mag-start ng Airbnb and also kung paano ba kumita sa Airbnb. So this time guys, kung sanay kayong makita ang bahay na ito na malinis, this time ipapakita ko sa inyo ang itsura niya after umalis ng aking guest. So may guest kami na nag-check-in for 1 week and kakaalis lang nila just today. So kakadating lang din namin ng aking angel na si Ate Marcel. Ate Marcel, say hi! So, yan si Ate Marisol, siya ang aking cleaner. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo, guys, ang itsura ng bahay after umalis ng guest for 1 week na nag-stay. So, eto guys, ang itsura ng aking living room. Pagdating naman namin, hindi naman siya yung sobrang dumi. Yan, kahit aba, in fairness, no, 1 week kasi nag-stay yung guests. Pero hindi naman sobrang madumi. Kasi meron kami mga past guests noon na talagang ma-oily yung floor. So, ngayon naman, hindi, wala masyadong oil. And hindi masyadong madumi ang bahay. So, yan. So, pagpasok namin today sa bahay ay, in fairness, malinis yung bahay, yung first floor. So, since hindi pa ako nakakapunta sa taas, si Ate Marcel muna yung nagpunta sa taas para i-check and also mag-start na din maglinis. Since ang ginawa ko for today, since 1 week nag-stay yung last guests namin, so kanina ka lang siya nag-check out. Usually kasi after check out ng guest, may kasunod na. Para mag-check out sila ng 11 or before 11 a.m. and then mag-check in yung next guest ng 3 p.m. So, this time, hindi ako nag-accept ng booking after nitong guest na to kasi 1 week sila. So, naisip ko talaga na kapag ganyang mga 1 week ang guest, medyo madumi yung bahay. Kaya ngayon, may time ako makapag-share sa inyo ng tips and advices kung paano kayo mag-start ng Airbnb. So, itong mga tips na sasabihin ko sa inyo ngayon, guys, ay based from my experience. Ito yung mga tips na ginawa ko sa aking Airbnb based from my experience. So, it's up to you kung maniniwala kayo or hindi. So, ngayon guys ay February 2023 and ika-third month ko na na nag-Airbnb. Thank you, Lord! Kasi, in fairness, from November, December, January, February. So, ika-third month ngayong February and
fully booked ako since November to February. Thank you, Lord. March, hindi pa wala pa ako masyadong mga booking this coming March. So, yung mga gustong magpa-book, hanapin niyo lang ako sa Airbnb. Ilalagay ko na lang ang link sa description box below sa mga gustong mag-staycation dito sa Lipa, Batangas. So, mag-start na ako, guys, ngayon magbigay ng tips sa inyo kung paano ba mag-start ng Airbnb. So, gusto ko magpasalamat sa lahat ng naka-appreciate na ginawa kong video ng house tour. Again, thank you so much sa inyong lahat at sa mga nag-message sa akin. Meron din mga nag-message sa akin na humihingi ng tips and advices kung ano ba yung mas magandang gawin sa inyong mga bahay, long-term rental or short-term rental. So, bibigyan ko ngayon kayo ng tips, guys, kung paano mag-start ng Airbnb. Number one, for me, dapat, kung gusto nyo mas malaki yung magiging income ninyo, dapat aesthetic talaga. So, pagandahin nyo yung ambience ng bahay nyo. So, hindi naman kailangan gumastos ng mahal. But of course, alam nyo naman, kung gusto nyo mas malaki ang kita, mas pagandahin nyo yung bahay nyo. So, suggest ko sa inyo, marami kayong makikita ang mga house design sa Pinterest or sa homebodies. Diba, marami na dyang mga nagpo-post ng mga bahay nila yan. And also, furnitures. Maglagay kayo, guys, ng magandang furniture. So, totoo yan. Ang tip ko din sa inyo, guys, kung maglalagay kayo ng furniture, ay huwag kayong masyadong magtipid sa furnitures. Kasi, guys, mas maganda yung matibay talaga yung mabibili nyo. Dahil since iba't iba nga yung gagamit ng bahay nyo at hindi nyo naman talaga totally nakikita kung anong ginagawa nila sa loob, mas maganda yung matibay na pangmatagalan. Kasi syempre kapag mura nga yung binili nyo, pero after few months ay sira na ulit, o diba parang doble gastos pa yun sa inyo. Pero kapag matibay talaga, magandang quality talaga ang mga ginamit yung mga furnitures, of course, hindi siya madaling masira. So yun, kailangan nyong mag-invest para kayo ay kumita. Tip number 2, bago kayo, guys, mag-start ng Airbnb, isipin nyo munang mabuti or make sure nyo na you will have time. Kasi time is very important dito sa Airbnb. Once na may nag-book sa inyo dito sa Airbnb, kailangan yung cellphone nyo, lagi nyo yung hawak, guys. Kasi once na may naka-check-in and anything na may naging issue sa bahay nyo, kailangan ay madali kayong makokontak, matatawagan, kahit anong oras pa yan, kahit madaling araw. Kasi, guys, kung hindi nila kayo makokontak, ire-report nyo kayo sa Airbnb. So, alam nyo, stressful din yun, and parang nakaka-stress, nakaka-pressure, ganyan. Ako, sa part ko, since very madali ako ma-stress sa mga bagay-bagay, ayoko ng mga issues na ganyan. So, mas maganda yung madali kayong makontak na lang para makapag-usap na lang kayo directly sa guest na naka-check-in kaysa meron pang Airbnb na talagang kokontak sa inyo. Okay. Tip number 3. So, ang tip number 3 ko naman, of course, sa inyo, guys, ay kung magpapa short-term rentals kayo, like Airbnb nga, kailangan meron talaga kayong cleaner sa bahay. So, up to you, kailangan may cleaner talaga kayo kasi kailangan yung linis nyo is not just simpleng linis lang. For me, ha, talagang I make sure na every time yung mag-check out na guest, sobrang linis ng bahay. So, sobrang linis ng mga CR, ng mga kwarto. Yung every corner ng bahay mo ay walang alikabok. So, yun. Kailangan mag-hire kayo ng cleaner. Tip number 4. So, ito talaga ang pinakamahalagang tip ko para sa inyo. Patience. Kasi, guys, ang pag-Airbnb ay hindi totally madali na basta parerent mo lang ang bahay mo. Sa Airbnb, kailangan mong makakuha ng magandang reviews. Kasi may mga guest tayo na hindi lang sa pictures nagbe-base ang pagpili nila sa bahay mo. Ito ay i-check din nila sa mga makikita nilang reviews dun sa listings mo, kung ano yung masasabi ng mga past guests mo, kung ano yung experience nila dun sa bahay mo. Patience, dahil iba't iba ang makakasalamuha mong mga guests. Merong mga sobrang bait, pero meron din naman na sobrang ligali.
So, ganun talaga, kailangan mong maging mabait din, of course, para walang maging issues at magkasundo kayo as much as possible. For me, kasi, since in fairness naman, thank you Lord, at meron din naman akong natutunan sa aking naging course noon na tourism. Nagtapos kasi ako na tourism, guys. So, alam ko na customer is always right. So, as much as possible, kung hanggat kaya kong i-assist ang guest sa mga concern nila, ay madali nila akong makontak, like mga request ng kung ano-ano, no problem. So, as long as alam kong magiging happy ang guest na nag-i-stay sa bahay, walang problema. Pero, meron tayong mga house rules na pwede mong ilagay doon. So, yung house rule ko, medyo strict. But, ganun talaga, it's up to you. Kasi gusto ko yung bahay ko ay hindi, of course, hindi sobrang mapabayaan. So, magse-set tayo ng house rules na kailangan susundin ng guest. Once na hindi naman ito sundin ng mga guests, ay pwede nyo itong i-report din sa Airbnb. And, yon, sila na ang bahala doon na makipag communicate sa guest na naka-check-in. But of course, as much as possible, mas maganda yung wala tayong mga i-report na guest na ganyan kasi nga stressful yan. So, hindi pa rin advisable na lagi tayong magre-report ng guest sa Airbnb. Okay, next topic guys. Merong nag-inquire sa akin, nag-message sa akin sa Facebook ko na nakapanood ng vlog ko na house tour. Nagtatanong siya kung ano daw ba ang mas okay na i-business. Mas okay ba na mag-Airbnb or long-term rental ng bahay mo? So, kung nakinig ka sa 4 tips ko kung paano kayo mag-start ng Airbnb, so, dun pa lang, malalaman mo na kung anong mas swak na business for you. Okay ba sa'yo ang Airbnb or long-term rental? So, katulad nga nung sinabi ko kanina, yung 4 tips ko, kailangan mapaganda mo ang bahay mo. Aesthetic para piliin siya. And of course, mapalaki mo ang value ng bahay mo per night. And then, if you have time, cleaner, and you have patience. Kapag kaya mo nang gawin yung 4 tips na sinabi ko sa inyo kanina, pwes, Airbnb business na para sa inyo. Kapag kulang sa budget, or wala kayong time, yun nga, wala kayong ma-hire na cleaner na talagang maglilinis lagi ng bahay mo every time na mag-check out. And of course, wala kang patience. Mas maganda sa inyo guys ay ipa-long-term rental nyo na lang ang bahay nyo. Ano naman ang difference ng Airbnb sa long-term rental? Sa long-term rental guys, of course, passive naman yung income mo. So, yun yung continuous ang income mo na may papasok sa iyo monthly, lalo na kapag ang kinuha mong guests ay mga 1-year contract, ganyan. Of course, may passive income ka na monthly na papasok sa inyo. Pero ang difference naman niya sa Airbnb, mas malaki talaga ang magiging income nyo pag naka-Airbnb kayo. Kasi per night yung magiging presyohan nyo. So, katulad dito sa aking bahay, since November ako nag-start, guys, in fairness, i-share ko sa inyo kung magkano ang kinita ko sa aking Airbnb rent. So, yung first month, guys, in fairness, kumita ako ng 67,000 pesos dito sa Airbnb ko. So, sobrang happy na ako nun talaga. Pinaganda ko naman talaga siya. Yun. Actually, maliit pa siya, pero sobrang happy na. Kasi guys, since starting pa lang ako sa Airbnb, tapos bare months pa yun. Kapag bare months kasi, talagang pag-aagawan pala talaga yung bahay mo. Kasi maraming mga OFWs na umuuwi, or nagbabakasyon talaga sila dito sa Philippines para makasama ang family nila. So, yun yung mga naging marami kong guests nung bare months. And yun, mas maganda talaga na nataas ko ang rate. Kaya lang, since sobrang, ano mo yun, atat ako na ma-fully book ko na agad yung aking bare months, ay nag-super discounted ako per night. Pero yun, dapat pala hindi ganun, since kung gusto mo talagang kumita, and of course, maganda naman yung bahay, pwede mo talaga siyang ibenta ng mahal yung per night. So yun, dapat talaga may patience ka din. Magtitiwala ka lang na meron talagang magbubuk sa'yo ng presyong room. So, paano kumita sa Airbnb? So, of course, magda-download ka lang ng Airbnb application. And then after that, you have to have an active email address. Itong email address na to guys, ay talagang active na
makaka-receive lagi and nababasa niyo yung mga emails diyan. And of course, your mobile number, your contact mobile number na madali ka ding matatawagan ng Airbnb or ng guest mo. So, yun yung i-re-register mo. So, after mo mag-register, kailangan lang ng mga pictures. Of course, kuhanan mo yung pinakamagandang pictures ng bahay mo. And then, after that, upload mo lang siya sa Airbnb application. And then, after that, lagyan mo lang ng mga descriptions. And once na i-upload mo na yung mga pictures mo na yan sa Airbnb application, ay pwede ka nang mag-accept ng booking. So, ilalagay mo lang doon sa mga dates kung magkano ba yung gusto mong presyo ng per night mo. So, kapag mga per night, ang tip ko sa inyo, pwede nyo namang taasan yung value ng bahay mo as long as makatarungan naman to, di ba? Kung maganda naman ang bahay mo. And then also, mag-base ka din kung magkano yung mga rate ng mga kapitbahay mo. Kasi dito guys, sa Camella LIPA, marami na kaming mga nag-Airbnb dito. Pero syempre, iba-iba. Meron kasing mga bahay na hindi mo naman pina-extend, pero maganda naman. Meron din naman na malaki talaga. Ang akin, for me, since pinaganda ko naman ang bahay ko, ang mapapromise ko lang sa mga guests ko is yung hotel feels experience. Pag dito ka sa bahay ko, nag-check-in. And ang ikinaganda pa dito guys sa Airbnb ay hindi lang talaga per night yung mga rates. So, meron tayong mga guests na yun nga, mga gustong 1 week or 1 month, ganyan. Meron tayong mga options sa Airbnb app na pwede natin i-click para kapag, for example, 1 week, pwede mo siyang bigyan ng 10% or kapag 1 month, pwede mo siyang bigyan ng 20%. It's all up to you. So, yun naman ang ikinaganda nun, na ikaw talaga yung may hawak kung magkano yung gusto mong i-price sa bahay mo. And kung magkano ang discount na gusto mong ibigay. Pumunta naman tayo ngayon guys sa second floor ng bahay. Pakita ko sa inyo ang itsura ng bahay after mag-check out ng guest na nag-stay for 1 week. Para mapag-isipan nyo din kung is it worth it na ipa-Airbnb ang bahay mo. So, andito na tayo sa second floor. Yan nga yung mga... So, eto guys ang itsura. So, ito yung isang room. So, in fairness talaga, di ba kasi may natulog dyan? Ah, okay. Okay. So, yung guest kasi na nag-check-in ay 4 guests sila. So, yun. Akala ko, dun lang sila sa 2 bedrooms mag-i-sleep. Pero may natulog din pala dun sa 3rd bedroom na wala namang aircon. Electric fan lang. Okay. In fairness naman talaga, malinis yung bahay ngayon kahit 1 week nag-stay yung past guests namin. And ang expected ko talaga today is madumi, mabaho, pero hindi siya madumi in fairness. Siguro malinis lang talaga sa bahay yung nag-check out. Meron kasi talaga kami mga naging past guests na parang mga 3 days lang silang nag-stay, pero pagpasok talaga namin mabaho and sobrang kalat, ang daming basura sa paligid. So yun, depende na lang din yun sa nag-check-in sa inyo. Swertihan, di ba? So meron mga maayos at meron din naman na madumi talaga sila sa bahay. So yun guys, since na-discuss ko na sa inyo ang mga tips, and i-share ko na sa inyo kung paano kumita sa Airbnb, ay sana meron kayong natutunan kahit paano. And sana ay mapag-isipan nyo kung ano ba yung gusto nyong i-business, kung long-term or short-term rental. So that's all for today guys. Thank you so much sa lahat ng mga nanood ng aking mga videos. And please don't forget to click on the like, subscribe, the bell icon for the notifications of my new videos. And thank you so much for watching. Bye-bye!